Nakita kitang nagdarasal kanina. Gusto ko kasing maging malapit kay Kuya Jesus at Maria. Alam mo, may isang santo na naging malapit sa kanila. Siya si Padre Pio. Halika, panoorin natin ang kwento niya. Ang buhay ni San Padre Pio. Ang kanyang tunay na pangalan ay Francesco Forgione. Siya ay ipinanganak noong May 25, 1887 sa Pietrelcina, Italy. Ikalawang anak siya ng mag-asawang magsasaka. Ang mga magulang ni Francesco ay malapit sa Diyos, kaya naman siya rin ay lumaking relihiyoso. Sa edad na 5 taon, si Francesco ay nagsimulang magkaroon ng mga pangitain mula sa Diyos, mabubuti at hindi. Sa panahong ito niya napagdesisyonan na italaga ang kanyang buhay para sa Diyos. Nagkaroon si Francesco ng kakaibang kakayanan sa kanyang murang edad. Nakikita niya ang mga anghel de la guardia at nakakausap niya si Jesus at si Maria. Walang sino man ang nagturo sa kanya ng mga bagay na ito at kanyang inakala na nakikita rin sila ng ibang tao. Nang 9 taong gulang, siya ay nagsilbi bilang altar server sa kanilang parokya at ipinangako ang kanyang katapatan kay San Francisco ng Assisi. Kilala si Francesco sa pagbabayad puri sa mga kasalanan. Kaya naman tuwing gabi, siya ay natutulog sa matigas at malamig na sahig sa labas ng kanilang bahay at ang kanyang unan ay isang matigas na bato. Mahina ang kanyang pangangatawan, kaya naman lagi siyang napagagalitan ng kanyang nanay tuwing ginagawa niya ito. 15 taong gulang noon si Francesco nang siya ay matanggap sa Novitiate of Capuchin Order of the Friars sa Morricone, Italy. Ginamit niya ang pangalang Pio para parangalan si Pope Pius I. Ito ay dahil sa madalas niyang nakikita ang relic ng Yumaong Santo Papa sa kanilang parokya. Noong August 10, 1910 siya na ordenahan bilang pari sa edad na 23. Ang kanyang pagmimisa ang naging sentro ng kanyang buhay espiritual. Tuwing konsagrasyon sa misa, si Padre Pio ay naglalaan ng mahabang oras ng katahimikan, kaya naman tumatagal ng ilang oras ang kanyang misa. Nakita ng mga taga-parokya ang kabanalan ni Padre Pio, kaya naman unti-unti silang humihingi ng payo sa kanya. Lumipas ang maraming taon, libo-libong tao na ang pumupunta sa kanya mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Isang araw habang siya ay nag-aalay ng pasasalamat para sa misa sa harap ng isang krusipiho, nagsimulang lumabas ang mga stigmata kay Padre Pio. Ito ay marka ng mga sugat ni Jesus. Malalim ang mga sugat ni Padre Pio sa mga kamay, mga paa, at sa kanyang kaliwang tagiliran. Matapos ang pangyayaring ito, siya ay nagsimula ng magsuot ng guwantes para sa kanyang mga kamay at medyas naman para sa kanyang mga paa. Sa paglipas ng mga taon, libo-libong mga tao na ang nakakakita ng mga sugat ni Padre Pio tuwing siya ay nagmimisa. Siya ay 31 taong gulang noon at siya ang kauna-unahang pari na nagkaroon ng stigmata sa kasaysayan ng simbahan.
Gumugugol si Padre Pio ng mahigit sa 19 oras araw-araw sa kanyang pagmimisa at pagpapakumpisal. Nakatatanggap din si Padre Pio ng mga sulat mula sa iba't ibang panig ng mundo dahil siya rin ay may gift of healing. Ito ay mga sulat para hilingin ang kanyang tulong na ipagdasal sila. Isang araw, may dumating mula sa Krakow, Poland na isinulat ni Karol Wutila. Ngayon si St. Pope John Paul II. Humihingi siya ng tulong kay Padre Pio upang ipagdasal ang isang babaeng may sakit na kanser. Sinabi ni Carol na ang babae ay may 4 na anak at ang kanyang buhay ay nasa bingit na ng kamatayan. Ipinagrosaryo ni Padre Pio ang babae at hiningi ang grasya ng Birheng Maria para sa kanya at sa pamilya nito. Dahil dito, gumaling ang babae bago ang kanyang operasyon. Bihirang umalis ng monasteryo si Padre Pio. Sa kanyang 51 taong paglilingkod, ni minsay hindi siya nagbakasyon para magpahinga. Namuhay si Padre Pio sa diwa ng kahirapan. Paglayo ng sarili sa kaginhawaan at sa mga material na bagay. Nagbigay siya ng pag-asa sa mga may sakit sa pagpapatayo niya ng isang ospital na tinawag niyang The House for Relief of Suffering. Nakita ni Padre Pio si Jesus sa mga mahihirap at nagdurusa. Sinabi niya, "Dalhin niyo ang Diyos sa mga may sakit. Mas makatutulong ito sa kanila kaysa sa kahit anong paraan." Matahimik at handa si Padre Pio sa oras ng kanyang kamatayan noong September 23, 1968 sa edad na 81. Namatay si Padre Pio na hawak ang kanyang rosaryo. Ang kanyang mga huling salita ay, "Jesus, Maria. Jesus, Maria. Jesus, Maria." Na kanyang binabanggit hanggang sa kanyang huling hininga. Dahil malapit si Padre Pio kay Jesus at Maria, naging daan siya ng pagpapala sa maraming tao. Ang ganda pala no naging buhay ni Padre Pio. Tularan natin si Padre Pio sa kanyang pagmamahal kay Jesus at Maria para tayo din ay maging pagpapala sa ating kapwa.